simulan ang ating araw sa pagninilay ng salita ng Diyos upang maging gabay sa ating pamumuhay dito sa Daylight Devotion. Magandang umaga po mga kapatid. Ito ang Daylight Devotion na sumasayang papawid sa Light TV Radio at napapakinggan din sa DWZV 91.1 FM sa Palawan at DZJV 1458 Radyo Calabarzon. Kasabay rin tayong napapanood sa ating pong Facebook Live sa Light TV, God's Channel of Blessings Facebook page. Ako po si Pastor Edwin Inguero ng Jesus God's Righteousness Revealed Church, Valenzuela. Sa umaga po na ito, ating pong aaralin or ating pong tayo po'y magde-devotion sa titulo po na How Faith Works. Ating pong buksan ang ating banal na kasulatan sa aklat po ng Romans chapter 4, verses 16 to 25. Ating pong basahin. Ang sabi po dito, therefore, the promise comes by faith, so that it may be by grace and may be guaranteed to all Abraham's offspring, not only to those who are of the law, but also to those who have the faith of Abraham. He is the father of all. As it is written, I have made you a father of many nations. He is our father in the sight of God, in whom he believed. The God who gives life to the dead and calls into being things that were not. Against all hope, Abraham in hope believed and so became the father of many nations, just as had been said to him, so shall your offspring be. Without weakening in his faith, he faced the fact that his body was as good as dead, since he was about 100 years old, and that Sarah's womb was also dead. Yet, he did not waver through unbelief regarding the promise of God, but was strengthened in his faith and gave glory to God, being fully persuaded that God had power to do what he had promised. This is why it was credited to him as righteousness. The word it was credited to him were written not for him alone, but also for us, to whom God will credit righteousness. For us who believe in him who raised Jesus our Lord from the dead, he was delivered over death for our sins and was raised to life for our justification. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maray po salamat o Diyos sa inyong mga salita na aming tinungayan today. Bless your word. At patuloy o Diyos na ikaw po ang magsalita sa bawat buhay. Maray po salamat. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Tulad po ng kanilang binanggit ko, ang ating po pag-aaralan today is how faith works. Alam niyo po ba na ang pananampalataya ay isa po sa pinaka hindi naunawa ang words in our world today. Everybody is talking about it. Ang mga tao po ay nagsusulat about faith. Pero iilan lamang po ang totoong nakakaunawa kung ano po ang ibig sabihin o ibig sabihin ng tinatawag na biblical faith. Sa iba po, ang pananampalataya is simply believing in oneself. An attitude of self-confidence. Ang iba naman po, pag tinanong niyo po sila, hindi po maliwanag sa kanila ang ibig sabihin nito. At sinasabi na ang pananampalataya is just believing anything, it's either right or wrong. At sa moderno din po nating panahon, ang mga liberal theologian will tell us that faith is believing in God, the Father of all mankind, and that faith is having positive attitude towards God and man, na pinapaypayan po yung spark ng divinity or kabanalan within us. Mga kapatid, how very little men really understand faith. Tinanong mo na po ba ang sarili mo, ano ba talaga ang faith?
Ang sabi po ng Romans chapter 4 verse 20 to 21, binibigyan po tayo nito ng accurate description kung ano po ang ibig sabihin ng totoo pong biblical faith na or how biblical true biblical faith works. Ang sabi po ng verse 20, yet he did not waver through unbelief regarding the promise of God, but was strengthened in his faith and gave glory to God, being fully persuaded that God has power to do what he had promised. Dito po sa first part ng Romans chapter 4, ang sabi po ni Apostol Pablo, or ginamit po ni Apostol Pablo si Abraham bilang supreme illustration kung paano po na ang isa pong tao ay na-justified or declared righteous before the Holy God. Si Abraham po was justified by grace through faith. All he did was believe the promise that God had made him, or God made to him. The promise was that he would have a seed or a son, or seed or son, and that from his seed would spring up a great nation that would possess the land of Canaan forever. Genesis chapter 12 verse 7, Genesis chapter 15 verse 5, Genesis chapter 15 verse 18. Alam naman po natin yung istorya na Abraham had no son, and at that time the promise was given, and he was about 70 years old. But he believed God's promise, and his faith was counted for him righteousness in Genesis chapter 15 verse 6. When Abraham believed God, God justified or saved him. Mga kapatid, Abraham became the father of the Jewish race because he was the first Jew. The Jews are the physical seed of Abraham, but because he is the chief example of one who was justified by faith, he became the father of all, whether Jews or Gentiles, who believe in God and his promise. All who trust in God alone for salvation through faith are the spiritual seed of Abraham. Thus, Abraham is the father of all who believe. As we saw dito po sa atin pong binasa mga verses, makikita po natin yung katotohanan that Abraham is the father of all who believe. Kaya po si Apostol Pablo, siya po ay gumalaw po para po sa isang short discussion of what it means to believe or how faith works, again, using Abraham as an example. Number one, in Romans chapter 4 verse 8:17, ang sabi po doon, as it is written, I have made thee a father of many nations. Ito po ay nagmula po sa Genesis 17 verse 5. God changed Abraham's name from Abram to Abraham. And some 14 years later, the time his name was changed. Abraham has been justified when he believed God's promise. Mga kapatid, number one, we need to understand, pag tayo po ay nagkaroon ng pananampalataya, ang faith po na ito takes God as its object. Abraham has been justified and he believed God and in God's promise. And at that time, his name was changed. God reaffirmed his covenant promise that Abraham would be the father of many nations. Many years had passed since God had made his original promise, and Abraham still had no heir. Kaya po ito pong si Apostol Pablo ay hindi lamang po siya nagkwento po sa atin ng isang istorya, but we should mention that Abraham did have a son, or di ba alam naman po natin to, by a slave, which as that genuine faith in God can at times become very weak, and we do stupid things. When his name was Abraham, father of many, he had no son, which was quite an embarrassment for an Oriental. It was a great desire to have an heir, or a great desire of every great man to have an heir.
And Abraham and Sarai had been childless in Canaan for 10 years. So they took the matters into their hands, thinking they would help God fulfill his promise. And the result was Ishmael, a son born by Sarai, or Sarai's Egyptian handmaid. Abraham had been proud of his son, but Ishmael could never be Abraham's heir because Ishmael was part Egyptian. And archaeology tells us that Egyptians are descendants of Ham, who was cursed by God. He was the son of the flesh, and God's people have paid for his sins, or for the sin of Abraham. For the descendants of Ishmael are the present-day Arab nation. Mga kapatid, from this, we see that a Christian can have a lapse of faith and fall into sin. But he and others may pay for that folly for generations. How it is easy for Christians to do things in the flesh instead of waiting on God. Mga kapatid, the reason the promise was reaffirmed to Abraham is that he had to know that his son of the flesh, Ishmael, was not the son of promise. God would send another son to be the promise heir. And God changed his name to Father of Multitudes and renewed the promise. But Abraham still had no sons, or still no son of the promise. Before him who believed, even God who quickened the dead and called those things which be not as though they were. This was an impossible situation. Matanda na po si Abraham, 100 years old na siya, past of the age of procreation, and Sarah was about 90. Physically unable na to have children. Pero si Abraham po ay naniwala po that God can do the impossible. He believed in an all-powerful God, all-miracle-working God, and faith is nothing more than trusting in God's faithfulness. So after the promise was reconfirmed, Abraham's faith was even stronger. Mga kapatid, pagka po ang pananampalataya po natin ay inilagak po natin sa Diyos, ang pananampalataya po nito ay totoong kikilos. Pangalawa, in Romans chapter 4 verse 18, faith believes the impossible. Ang sabi po doon, who against hope believed in hope that he might become the father of many nations, according to that which was spoken, so shall thy seed be. Mga kapatid, sa sitwasyon po nito, na ito ni Abraham, totoo pong kumilos, he looked beyond himself at doon po sa circumstansya na ito at tumingin po siya sa Diyos. Tinanggap niya ang pangako ng Diyos as the basis of hope. Faith is believing God to fulfill His word when we see no outward or visible evidence. Ang sabi po ng Hebrew chapter 11 verse 1, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ang sabi po ng 2 Corinthians chapter 5 verse 7, for we walk by faith and not by sight. Kaya mga kapatid, ganun po dapat tayo. We believe the impossible. Pangatlo po mga kapatid, faith looks beyond the circumstances. In Romans chapter 4 verse 18, or verse 19 rather, and being not weak in faith, he considered not his own body now dead when he was about 100 years old, neither yet the deadness of Sarah's womb. Mga kapatid, he believed in a miracle-working God, a God for whom nothing was too hard to accomplish. He faced the obstacles squarely and by faith trusted God
to get him over the circumstances. Pang-apat po mga kapatid, ang love, sabi po ng Romans chapter 4 verse 20. Ang kanya pong pananampalataya at ang ating pananampalataya should be undivided. Ang sabi po ng Romans 4:20, he staggered not at the promise of God through unbelief. Ang ibig kong sabihin ng salitang staggered means wavered. Hindi po siya nagbago. But was strong in faith, giving glory to God. Abraham believed God for the impossible, and throughout the episode, he was praising and worshiping God. Mga kapatid, until Christians can give the glory in impossible, to give glory to God in impossible situations, they will never see the deliverance from them. Panglima po, faith rests in God's promise. Romans chapter 4 verse 21, and being fully persuaded that what he had promised, he was also able to perform. Abraham had absolute confidence in God and rested his case there. He relied on the fact that if God promised something, he surely is able to perform. If God promises, he must produce, for he cannot lie, but he cannot go back on his word. Abraham did not push the panic button. He was fortified with faith in a sovereign, omnipotent, miracle-working God. Mga kapatid, sa ating po mga Kristiyano, God has made 7,000 promises. Abraham had a promise from God and believed it. He shall see its fulfillment because he knew his God and he did not lose faith. Ang salita po ng Diyos sa atin today ay ito po. Ang Diyos po natin ay binigyan po tayo ng mga pangako, and we must trust by faith. When a Christian does not trust God's word, frustration and confusion result. In short, the Christian must learn to take God at His word. Mga kapatid, sa panahon po natin ngayon, lahat po tayo na nagsasabi na meron po tayong pananampalataya, dapat po nating naunawaan ang katotohanan po na ito. Kailangan po umiiral ang ating faith. Kailangan po na ito'y gumagalaw, at kailangan po na ito po ay sa Diyos natin ibinibigay. We believe that God can do the impossible. And God is the keeper of that promises. Kaya niya po itong gawin sa ating mga buhay. Mga kapatid, dumadaan po tayo sa mga troubles sa panahon na ito. And we need to exercise our faith. And for our faith to be exercised, we need to understand how our faith works. Tayo po'y manalangin. Marami pong salamat, Panginoon, sa pagpapaunawa niyo sa amin, O Diyos, kung papaano po na ang pananampalataya ay gumagalaw. Salamat po, O Diyos, na ang aming pong Diyos na pinaglagakan ng aming pananampalataya ay isang Diyos na buhay, makapangyarihan, napakabuti, at tumutupad sa kanyang mga pangako. Kaya Panginoon, sa inyo po namin pinagkakatiwala ang aming mga sitwasyon. And as we continue our devotion today, strengthen your people and continue to give us understanding, O God, on how our faith works. Maraming po salamat, Panginoon. Encapsulate everyone with your holy presence, O God. Thank you for giving us understanding of your word. We thank you. We honor you today. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Mga kapatid, marami pong salamat sa umagang ito. Muli po, ako po si Pastor Edwin Ingero ng Jesus God's Righteousness Revealed Church, Valenzuela. God bless you. Thank you for saving me.
What can I say? You are my everything. I will sing your praise. You shed your blood for me. What can I say? You took my sin and shame, a sinner called by name. Great is the Lord. Great is the Lord. For we know your truth. Mercy and grace are mine, forgiven is my sin. Jesus, my only hope, the Savior of the world. Great is the Lord, we cry, God, let your kingdom come. Let me sing. Thank you for saving me. Yeah, Lord. Simulan ang ating araw sa pagninilay ng salita ng Diyos upang maging gabay sa ating pamumuhay dito sa Daylight Devotion. Isang taos-pusong pasasalamat sa aming mga generous na donors at sponsors. Mas maraming buhay ang patuloy na mapagpapala mula sa inyong bukas palad na pagbibigay. My favorite since teenage days. Pinagpupuyatan ko talaga. Totoo. Blessed morning sa Light TV God's Channel of Blessing. Malaki ang pasalamat ko sa lagi kong pagsubaybay ng inyong programa. Sobrang nakaka-bless po program nyo, pati mga topics. Thanks for the inspiring word of the Lord. I hope that you can feature more of the sure. Ikaw mismo ay maaari ding maging daluyan ng pagpapala sa pamamagitan ng pagtulong at pagpapadala ng inyong mga donasyon sa Bank of the Philippine Islands. Account name: Light TV Ministries Foundation Incorporated. Account number: 00403100-6401. SWIFT code: BOPI PHMM Manila, Philippines.
China Banking Corporation. Account name, Light TV Ministries Foundation Incorporated. Account number, 10250001426. SWIFT code, CHBK-PHMM, Manila, Philippines. PayPal, code number, 8YT3-PHF-ZL5YYY. Muli, maraming salamat sa inyong taus-pusong pagtulong sa Light TV, God's Channel of Blessings.